kamay ni Magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang pampaswerte natin ngayon ay isang butil ng bawang at anim na cloves. Ang cloves po ay madali lang hanapin dahil meron po siya sa Lazada. Kahit naman po sa mga palengke or mall, meron din siya. Pero para hindi na kayo mahirapan, i-browse nyo lang sa Lazada ay may makukuha at mapipili na kayong cloves. Naghahalaga lang yan ng nasa 30 pesos. Marami na po siya at maraming beses nyo na siyang pwedeng gamitin. Dahil isang butil lang ang gagawin natin sa bawang sa araw na to, alam naman natin na napakaswerte ng bawang. Alam naman natin na ang bawang ay pangtanggal sa mga evil eye, pangtanggal sa mga negative energy, pangtanggal sa mga bad spirit. So, ibig sabihin po ng mga evil eye, yung mga taong inggit sa'yo, kung may mga taong gustong kunin yung mga bagay na meron ka, agawin, or gusto kang iska, may iiwasan mo po yan kapag meron po tayong bawang. Bawang po ay pangontra malas din po yan. Kaya kung saan man kayo pumunta, mainam na meron kayong dala. Kung sa tahanan nyo naman, mainam na meron din kayo nito. At lalo pat sasamahan natin ng cloves, talagang siswertihin ang ating buhay. Kapag pinagsama pa natin ang dalawang yan, protektado ka na, siswertihin ka pa, matatanggal mo pa ang lahat ng klase ng negative energy sa iyong tahanan. Maiiwasan mo pa yung mga chismosa, yung mga may balak na masama sa iyo. Kaya't kapag meron ka nito sa araw-araw ng buhay mo, magiging safe ang buhay mo, magiging ligtas ka sa mga anumang pakiramdam na hindi maganda, maiiwasan ang pagkakasakit sa iyong pamilya, at higit sa lahat, maiiwasan mo ang lahat ng uri ng kamalasan na maaari mong maramdaman. Una lang naman natin gagawin ay kukuha tayo ng isang butil ng bawang at anim na piraso ng cloves. At ang cloves ay ididikit o itutusok lamang natin sa bawang katulad nito. Tatlo sa kabila at tatlo rin sa kabila. Okay? Pag natusok sa kabila, tusukin naman natin yung kabila para sa magkabilaan po. Kasi parang ang ginagawa natin ay pinagsasama natin ang cloves at ang bawang dahil napaka makapangyarihan po ng dalawang yan. Okay. Ayan po. Ganyan lang kasimple. So, ayan na nga po. Meron na tayong bawang o isang butil na bawang na sinamahan natin ng cloves. Kaya sa pamamagitan nito ay matutulungan tayo nito para makaiwas sa lahat ng klase ng kamalasan, kasamaan at mga bagay na maaari nating makuha sa kapaligiran natin. At makakatulong din ang bawang at cloves para mailigtas tayo sa mga maaaring gumawa ng masama sa atin. Ang gagawin lamang po, pag meron ka na at natapos mo na po, para mas maging makapangyarihan ang ginawa nating ritual, dadasalan po natin ang isang ama namin at isang sumasampalataya. Ngunit, wala naman pong problema kung iba po yung religion nyo. Kung hindi po kayo katoliko at meron po kayong ibang relihiyon, pwede nyo pong gamitin ang dasal na ginagamit nyo sa relihiyon nyo. Wala pong magiging problema. Basta't ang mahalaga lang po ay madasalan natin para lalo po siyang magiging mabisa. Para magbigay po siya ng matinding puwersa sa loob ng kabahayan. Kapag inilagay na po natin to, ilalagay po natin to sa ating mga bintana. Halimbawa, sa bintana ng kwarto, kung doon niya tutulog ay may buntis, may bata o maliit na bata, pwede niyo pong ilagay sa bintana. Kung gusto niyo naman, sa kwarto ng anak niyo, kung may bintana, yung anak niyo po ba ay palaging sumasagot, lumalaban sa inyo, gusto niyo maalis yung ganong uri ng kanyang ginagawa or ganyang attitude, lagyan niyo po yung kwarto niya nito, isa lang, sa may bintana din. So, sa kabahayan nyo naman, buong bahay, gusto nyo huwag matanggal yung kamalasan at mamaya nilang sa bahay nyo ay kaligtasan, matanggal ang bad spirit, mga negative energy na nagpapahirap sa atin. Kasi po hanggang hindi po natin natatanggal ang mga negative energy na yan, ay patuloy pong mabiblock yung mga positive energy. At kapag po na-block yung positive energy, ang daloy po ng swerte ay magiging mabagal. Imbis na siswertihin ka, ay hindi ka na siswertihin, maaari ka ng malasin. Pero kapag natanggal natin ang mga negative energy na yan na nasa tahanan natin at na-block natin, maaari tayong swertihin sa pamamagitan ng paglalagay nito sa ating mga bintana. Kung kayo naman ay pansin nyo,
na lagi sa inyong may sumusunod ng mga masasamang tao, palagi kayong na-scam, palagi kayong nachichismis, pwede nyo naman po magdala kayo nito. Kung kayo mismo ang nakakaranas ng evil eye, ng mga masasamang espiritu sa kapaligiran mo, ng mga masasamang tao, may balak na hindi maganda sa'yo. Kung gusto mo maproteksyonan ka, pwede mo pong dalhin to. Pwede mo siyang ilagay sa bag mo. Okay? Maglagay ka lang nito sa bag mo at panigurado saan ka man magtungo, ay protektado ka. Kung ikaw naman ay merong sasakyan, pwede ka rin pong maglagay nito sa sasakyan nyo para kahit anong andar ng sasakyan nyo, ligtas kayo kahit saan kayo pumunta, anumang biyahe ang puntahan nyo, maliligtas kayo sa mga disgrasya o kung ano pa mang pwedeng mangyari kapag meron po kayo nito. Kasi lahat ng negative vibes na nakakasalubong natin ay sisip-sipin po yan ng bawang at magpapatuloy po tayo sa buhay nating masagana at naaalis ang mga negative energy. Kaya't mas mainam mayroon ka nito. Kung sa negosyo nyo naman po ay masyado nang matumal, yung negosyo nyo ay hindi na dinadayo, yung negosyo nyo ay wala nang bumibili at mahina na, pwede rin po kayong maglagay nito. Okay? Kung meron po kayo sa business nyo na mga pwesto doon sa bawat sulok, meron doon mga istante or mga istante ng sulok-sulok ng istante, lagyan mo po yung sulok ng istante nito. Kung meron kayong istante, kung tindahan niya ng mga kung ano-ano. Kung mga tindahan naman niya ng mga damitan, pwede nyo siyang ilagay sa pinakalalagyanan nyo ng pera. Kung saan kayo naglalagay ng pera, cash box, kung meron man kayong parang arenola na swerte naman yun, pinaglalagyan ng pera, pwede nyo itong isama doon. Pwede nyo siyang isama sa lalagyanan nyo ng pera para maging active yung business nyo. Para mas maging masigla, dumami yung customer. Kasi sa pamamagitan nito, yung mga nandoon na negative energy sa business nyo, tatanggalin po yan. Aalisin. Magliliwanag yung business nyo, talagang masisip-sip yung negative energy. Magugulat na lang kayo na pasok na ng pasok yung mga customer, pasok na mga pasok yung mga bibili, at dadami na po yung bibili sa business nyo. Kapag meron po kayo nito. Okay? So, pagtatanong nyo naman po sa akin, Madam, kailan po dapat nating i-dispose yung bawang na yan? So, maaari po nating i-dispose tong bawang kapag po nakita nyo na naitim-itim. Ibig sabihin, kapag maitim na po yung bawang, ay marami na po siyang nasipsip na negative energy. So, dahil marami na po siyang nasipsip na negative energy at maitim na po siya, pwede na po nating palitan ng panibago. Yung cloves, pwede namang ulit gamitin kasi ganito pa rin naman ang magiging tsura niya. Pero yung bawang ay papalitan na. Paano gagawin sa bawang? Pwede nyo pong ibaon. Ibaon sa lupa. At kapag tumubo yan, ay mas lalo kayong seswertihin. Basta't mantayan nyo lang, kung meron kayong paso, pwede nyo ilagay sa paso na may lupa, ibaon mo doon, at pag yan ay tumubo, paniguradong mas lalo kayong seswertihin. Mas lalo makapagbibigay sa inyo ng swerte. Ganyan kahusay yung swerteng na ibibigay sa atin ng bawang. Biruin mo isang butil lang, pero napakalaking ginhawa. Napakaraming swerte ang kayang ibigay sa atin. Isang piraso lang, pero napakalaki ng bagay na pwedeng magawa sa buhay natin at pwedeng mabago yung pagkatao at paghihirap na nararanasan natin ay pwedeng magbago at pwede tayong maging successful at matanggal ang lahat ng negatibong enerhiya sa pamamagitan lamang ng bawang. At yan po mga ka-money magnet, ang pampaswerteng ritual natin sa araw na to. Tandaan lamang na ang bagay na to ay magsisilbing gabay lamang. Manatili pa rin pa tayong nagtatrabaho, kumikilos, nagkakaroon ng positibong isipan, at syempre huwag makalimot manalangin sa poong may kapal. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!